Aminado naman ang ilang taga-liberal na malakas pa rin sa publiko ang vice-presidente. Kaya ang target sa 2016, popular na katiket para kay Interior Secretary Marohas. Alamin kung sino sa report na saksing si Ruth Cabal. Maaga pa para sa 2016 elections, pero kabi-kabila na ang mga pinalulutang na tambalan, ang iba'y di mo inaasahan. Nariyan ang tambalang Vice President Jejo Marbinay at Batangas Governor Vilma Santos Recto. Binay at Senadora Grace Poe at Senator Chis Escudero. Binay at Escudero. DILG Secretary Mar Rojas at Escudero. Pati nga raw Binay at Rojas. At ngayon, Mar po naman daw, sabi ni Congressman Edgar Erice ng Liberal Party. Team to beat. Team to beat. With the President as the campaign manager, Rojas as the presidential candidate, and Grace po as the vice presidential candidate. Palagay ko walang tatalo. Gusto raw ng ilang taga-LP ang Mar po kahit pa nakilala si Binay bilang campaign manager ng ama ng senadora na si Fernando Poe Jr. noong 2004 presidential elections. Matatanda ang tumakbo noong 2013 si Senadora Poe bilang independent pero sa ilalim ng koalisyon ng administrasyon. Aminado raw kasi ang Liberal Party na kahit kabi-kabila ang mga pinupukol na intriga kay Binay, malakas pa rin siyang pambato. Pero wala pa raw formal na pag-uusap ang partido para sa 2016 dahil sa isang taon pa raw sisimulan ang pagpili ng kandidato. Marami akong naririnig na ganito na ito yung perfect team for 2016 na magpapatuloy nung direction ng tuwid na daan. Sabi ni Senadora po sa text message, sa ngayon wala pa siyang planong tumakbo sa anumang posisyon sa 2016 at wala raw siyang nakakausap mula sa LP o kahit anong partido. Patuloy na kinukuha ng GMA News ang pahayag ni Rojas, bagamat noon pa niya sinasabing mas tutok siya sa trabaho ngayon sa DILG. Tikob naman muna tungkol sa Marpo tandem sina Votas Representative Toby Tiangco, interim president ng United Nationalist Alliance. Wala raw siya sa posisyon dahil usapin daw yon sa loob ng LP. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi.